one of themselves, even a prophet of their own, said, the Christians are always liars, evil beasts, slow bellies. This witness is true, wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Unto the pure all these are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their minds and conscience is defiled. Sabay-sabay. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita again. Patuloy namin na aralin, Panginoon, na ito naman official kay Titus. May mga parallel kay Timothy, Lord, but I pray makita namin yung pagkakaiba dito, yung pagkakapareho din. At yung mga detalye na importante dito, Lord, like last week, Panginoon, makakita namin, ma-apply namin sa aming ministry, yung future ministry for some. Ang totoo, Lord, kami, makita namin ang paano maglingkod sa inyo ng totoo. Especially sa time namin na marami kasi ng alingan. At mabanggit nga rin po dito yung mga Hudyo ulit. So I pray na maintindihan namin ano yung role nilang ginagampanan. And then and now, Panginoon. So yun lang po, Lord, kaya malulati in Jesus name, I pray. Amen. Amen. Okay, so hindi tayo mag-English ngayon, ha? By the way, na-upload na yung mga dati upload. Last week, ano po yung title? Alam nyo? Verse 1. Ano yung title? The acknowledging of the truth. So, sabihin, pagkatotohanan, i-acknowledge mo, tanggapin mo. Okay? At least, acknowledge mo, sabihin, huwag mong parang wala kang narinig, wala kang ano, natutunan. Eh, ganun ba yun? Eh, kailangan mo ba umaten, ha? Kailangan pala mag-tights? Kailangan ba yun? Kailangan ba magtapat? Kailangan bawal pala magmura? So, alam mo na yun eh. So, acknowledge natin, okay? Especially yung context na pagkakabigay dito, diniscribe niya yung sarili niya, lingkod siya ng Diyos, and then yung mga following details doon, yun yung dinidescribe kung para tayo dapat maglingkod sa Diyos. Kaya, isa nga yun, una, very basic, acknowledging, according to the faith of God's elect, we're acknowledging of the truth, which is after godliness. Again, hindi ka maliligtas, hindi mo acknowledge yung katotohanan. So, tuloy-tuloy yun, hanggang tayo yung mamatay, no? Pero, lumalalim ka niya. So, una, acknowledge mo yung totoo. And then, mabilis lang. So, of course, ang Panginoon, ang Diyos, ang nangako niya, sigurado yan, hindi siya nagising ng maling. And then, yung interesting, ano ko ba ito ng gusto last week? Manifested this word through preaching, so napaka-importante ng preaching. Okay, so yung iba, ayaw niyan, yung iba, ay yung preaching parang hindi ganun ka-importante na. Kasi wala na silang pakialam, may matutunan mo nila yung Bible, di naman nila babaguhin na yung ano nila, di ba? Katolik, yung ano yan. Kung yung malaking mga denomination na yan, yun na yun, duldok na yun. Hindi na ulit nag-aaral yan. Ano yung... ano pinag-aaralan natin? Ganito. Ah, sige, yun na. Hindi nag-iisip yun. So, unlike sa ating mga Baptist, kaya nga minsan mga Baptist, nagtitirahan pa. Eh, kasi talagang inaaral natin eh. Kahit kapatid natin, kung Malaysia doon, tanong mo, bakit ganyan? So, ganun dapat. Kasi ang preaching, pinipreach mo lang yung natutunan mo. So, pag may... nagkataon na may mali kang alam mo na, pumasok yung maling doktrina sa'yo, may natutunan kang mali, matututunan mo rin yung mali mo sa preaching. Pwede rin personal learning, pero ibang may preaching po akong may sermon akong about preaching. Ano na sermon ako na dito yun. Parang di pa nga sa Mother Church. Pero maganda yung kasi yung hindi pwede dito. So, ibig sabihin yung preaching na ginagawa natin ngayon, hindi ito basta-basta. Kasi ito talaga yung ginamit ng Diyos para tayo matuto. Kaya sabi dyan, in due times manifests his word through preaching, even in Old Testament. Pastor, bakit di nalang kausapin ng Diyos yung hari, tapos patupad niya yung salita niya, di ba? Naisip niyo na ba yun? Lagi ko sinasabi yan, di ba, kay Jesus. So, bakit kailangan mamatay pa? Hindi na siya magtatag ng institution ng lahat ng graduate doon, ligtas. Diba? Yung mataas ang score doon, mga opisyal. Ba't di ganun? Kasi itong preaching, ito mismo yung ginagamit niya. Kung di ka nakikinig,
Pag kukunwari pa dyan, medyo lang. May mga bagay na yung hindi mo matututunan sa ibang paraan yung sasabihin, kundi sa preaching. Sa pakikinig at mag-preach. So again, iba pa yung kaligtasan, hindi, iba yung dito. So anyway. And then, so ito, nakita natin na ina-address siya si Titus. So, saan din ang tawag niya, no? So, sa pananampalataya, tulad ni Timothy. And then, may mga, of course, yung mga basic lagi, grace, mercy, and peace na gusto natin, ang wish natin sa ating mga kapatid. Lagi. Amen? Kailangan natin lahat yan, lagi. And then, simula sa 5, makikita natin dito yung inutusan niya si Titus, binibigyan siya ng instruction. So, iniwanan siya sa Crete. So, isang beses lang pala nabanggit niya sa Bible, yung Crete. Mayroon ibang lugar sa Acts, pero ito lang yung tinukoy talaga, ano nangyari doon. So, yun nga, iniwan si, bakit iniwan si Titus doon? Kasi, para daw, sabi diyan, set in order the things that are wanting and ordain elders in every city, as I have appointed thee. So, inutusan siya, may mga mananampalataya dyan, mga soul winner yung mga yan eh. So, ang dami na save doon, iba, lumalago na, anong kailangan na doon? Church na. Bago magkaroon ng church, dapat may pastor. Diba? So, elder, bishop. Kaya, mababanggit muli dito yung nabanggit na sa 1 Timothy 3. Okay? So, kaya binanggit na natapos natin to hanggang na-touch actually natin yung 9 last week. No? Pero, bilisan ko lang ng mabilis. So, again, ito po yung mataas po yung pamantayan, of course, sa pastor kasi siya yung halimbawa. Pero maganda, i-apply din natin to sa lahat sa atin. Okay? Kung applicable, ha? Babae ka, hindi ka pwedeng husband. So anyway, so if any be blameless, husband upon wife, having faithful children, not accused of bride and newly, so pamilya dapat natin maayos. Eh, basta ba naman yung problema na, di ayusin. Okay? Kasalanan, tigilan. Ganun lang yun. Pero yung bishop daw, dapat talagang wala kang masabi halos. No? Medyo mahirap, no? Pero kaya yan. Kasi daw siya ang nagkatiwala sa sinabing katiwala ng Diyos. Diba? Alam natin yung kwento niya sa Old Testament. May mga ginagamit siya, hindi naman lahat eh. Nag-rebelde pa nga si Korah and Company, diba? Data rin na bayaran ba yung kasama niya? Pinatay ng Diyos. So may mga ganun talaga sa leadership. May mga kumukontra. Pag ikaw yung leader, kailangan mong i-deal. Okay? Hindi naman laging palo lagi. Hindi naman laging tiwalag lagi. Tinitingnan mo yun exactly kung ano yung kalagayan nila. Anong gagawin mo? Hindi pwedeng sigaw lagi. Pero pag talagang loko-loko, kailangan minsan. Ganun. Sigawan mo. Loko-loko talaga. But anyway, so yeah, so yun yung concept ng likod ng Diyos. Hindi yan iba sa atin, hindi sa iba sa kanila. Yung iba naman, ilingkod ng hari, no? Sino pinaglilingkuran mo? So habang pinaglilingkuran mo ang Diyos, pinaglilingkuran mo rin ibang tao minsan. Ngayon lang, mga bata, hindi ka pwede maging godly person, Christian, hindi ka masunuring anak. Ganun yun. So habang ginagawa mo yan, maraming ka natutunan. Pag hindi ka sumusunod, lalo kang hindi matututo sa ibang bagay pa. Okay? So, yung mga, ito yung mga negative naman, self-willed, yun yung iiwasan. So, okay, self-willed. So, yung gusto mo lang, basta gusto ko. Gusto ko eh. Angry, madaling magalit, hindi rin magandang, ano, no? Given to wine. Okay, alam na natin yan. No striker. Given to filthy lucre. Ito minsan yung nakalimutan, no? Sa panahon natin ngayon, parang kahit mga pastor, parang nagiging kumbaga, ini-excuse na. Kasi nakuha rin yan sa mga Pentecostal eh. So, iniisip ng mga pastor, kahit mga Baptist, siguro, okay na to. Hindi naman binigay sa akin, alam ang tanggihan ko. Eh, minsan, galing mo mag-manipulate eh. Diba? Hindi ganun. Tsaka, yan, natutunan din talaga yan ng mga una, mga Katolik, yan talaga eh. Pag nagkaroon ka ng idea ng ganun, sabihin ko na sa inyo, ha? Kasi kahit ako nung una, yun nga, pag pumwesto ka pala dyan, if you know what I mean, okay, ibig sabihin, yan, naglingkod ka sa Diyos, okay naman, ha? Sa tama, dapat. Kaso, pag andun ka na, pumapuma ka na doon, may kasama talagang privilege eh. Pag
lingkod ka ng Diyos, sa totoo lang. Kaya yung pag hindi ka matibay-tibay, hindi ka spiritual, medyo lang, tapos syempre titis ka ng demonyo, di ba? So meron talagang ganun, kasi makapansin mo, yung mga tao pala, minsan, pag ginagamit mo na yung salita ng Diyos, parang mga robot na minsan din. Alam nyo ba yun? Kasi kailangan talaga ng tao ang Diyos. Salita ng Diyos, makapangyarihan. Kaya yung iba ngayon, natutokso ngayon, kaya yumayabang din, ganun lang pala yun, gayain ko lang yung sinabi ni ganyan. No? Ano ba sinasabi ni Oriel? Yung mga ganun, kahit ang yabang nun, okay pala yun, kasi pastor ako eh. Kaya si maingat si Paul, di ba? Naalala niyo yung ano natin. Maingat siya. Pag alam niyang hindi binigay sa kanya ng Diyos yun, hindi yung para sa kanya, hindi niya pagkakaano yun, hindi niya paghahangaran yun. Eh, ibang mga pastor parang ganun minsan eh, kahit mga Baptist na. Kaya, anong dapat natin aralin doon? Dapat alam niyo rin yung hanggaan ng dapat nun. Amen? Kasi malinaw dyan. Pag ikaw ay pastor, tapos sabi mo, binibigyan ka ng pera, anong gagawin mo nga doon? Naintindihan mo, ah, ganun pala yun. No? Pray-pray lang, kutuin mo lang yung ano, lalo yung mayayaman. No? May way talaga eh. May way. At yun ang hindi natin inaral. Inaral ko din yun, pero yun yung iniiwasan ko. Yung boundary. Kung ano yung binigay sa'yo at hindi sa'yo. Okay? Parang ganun din kahit sa mga love life, ganyan din yan eh. So ito, binigyan tayo ng, di ba? Binigyan tayo ng pogi. Kung nari, pogi ka. Ibig sabihin, lahat, pasagutin mo na, di ba? Ganun ba yun? Sumasagot naman sila, tangal sila eh. Pero hindi binigay nga sa'yo yun. Di ba? Ganun din sa pera. Ganun. Ah, pag ako yung nagtrabaho ng 5 times a week, ganito ang kita ko. Dagdagan ko pa, Sabado, Linggo, at yung ano pa yan, at pag wala akong pakialam pala sa ano yung ano ba yung mga moral issues eh, di ba? For example, yun nga, nagbebenta ka, benta ka ng, mamaya yun, bilis mo naman eh. Ay, benta ka ng pagkain, at merienda, at inumin, juice. Kumikita ka na. Kasi may moral issue nga, di ba? Yung alak, ang lakas niyan eh. Di ba? So, ang gagawin mo ngayon, alam mo, binigyan ka ng boundary ng Diyos. Eh, total, may tindahan na rin lang ako. Ang dami naghahanap, pastor eh. May yosin ba kayo? Mayroon mo kayo na. Nasa iyo yun eh. Hindi naman sinasabi ko. So, pag alam niyo may boundary, doon lang tayo sa boundary. Ang Diyos ang nagbigay nun eh. So, ganun din sa pastor ha. At ganun din tayo kahit sino sa atin. Okay, huwag niyong gagamitin yung salita ng Diyos sa pang-interest ng sarili. Amen. Anyway, tuloy natin kasi review lang to eh. So, ano pa yung mga katangian daw ng pastor dapat? Lover, no? Hindi siya yung nagbigit na negative. Pero, mahal niya hospitality. Ibig sabihin, gusto niyang tumulong sa mga tao basically. Amen? Lover of good men. So, ang mahal niya yung mga good men, hindi yung mga bad men. Okay? Kaya, ngayon, natutunan ko rin, kailan lang, lagi ko yun lang sa isip ko madalas, yung mga parang lumago rin tayo. So, ginagawa naman natin na yan, pero yung association, alam nyo na, di ba? Ay, magbabaptist day na naman. So, ano, contact ka ba siya? O, makibaptist day ka na, di ba? Ay, Pasko ngayon, yung ibang kilala kong ano, ma-Christmas sila eh. Ang kinontra mo, di contact ka. So, halos wala tayong kaibigan eh. So, okay lang. Pag may nakita tayo dyan, ano, may mga tunay na lingkod din sa makikita mo, pero minsan madalas, mga lowly person, yun ang gustuhin natin, parang sinasabing gano'n. So, bakit mo gusto makisama dyan kahit walang, parang walang kwentang tao yan? Kala mo lang yun. So, tayo, nag-aaral tayong kaibigan, bigyan tayo ng Panginoon. Yung mga good, amen? Ganun tayo. So, hindi ka hindi mo karir yung maghanap ng ka-associate. Amen? Kaya minsan pumapasok sa utak ko yan, ano bang pakinabang dito kung maaari? Kung maaari ka kaibigan. Siguro meron. Meron talaga. Pero, pwedeng again ma-abuse. So, anyway, tapos na tayo dyan. Sober, hindi bonsandila sa yung laging gising. Okay? Hindi yung, ano ba yung nakakalasing na ibang bagay? Kahit hindi ka nalasing ng alak, yun, nabanggit ko na rin, association, iba, yung sabihin, pag-brad, nagbulahan na kayo, kala nyo, ang galing nyo na,
Nakakalasing din yun eh. Kasi sabihin, ay mabait na, puro praise the Lord. Samahan ko nga to, kahit Pentecostal or kahit Calvinist, di ba? Hindi ka sober. Sabihin, hindi mo pala pinapaniwalaan, no? Tinuturo, no? May kisama ka dyan. Okay, and then, ayun na yun, holy, just, oh, just na lang, magandang ano rin. And then, temperate. So, ngayon, dito tayo sa last part, which is ang title pala natin ngayon is ito, Holding Fast the Faithful Word. So, maraming binigay na dito eh. Meron ka ng idea kung anong klaseng pastor dapat, no? Bago ka mag-design ng pastor or yung sabi natin ideal na attitude, no? Character. Pero ito yung gusto natin bigyan ng pansin ngayong gabi, ngayong linggo, itong bukod sa mga nabanggit, ano daw dapat holding? Ano yung holding? Hinahawakan. Ano yung fast? Mahigpit yun, ha? Ano yung faithful? Matapat. Ano sabihin nun? Ano yung salita? Ano yung word? Hindi nagsisinungaling. Pero yung talagang tinuturo dyan, yung salita ng Diyos. No? Pero parang sabihin nga, hawakan mo to, dilay ka na ganyan. Ay, saka pumunta. Kasi nga, kung ano yun, no? Ay, no, tigas ng ano, ha? Obviously, ganito yan. Kaya nabanggit ko rin na association. No? So, pag yung mga puro kaibigan mo, pag nakipagkaibigan ka, listenin natin muna sa usapan yung mga kulto, obviously, di ba? Pero kahit mga kaibigan mo, tapos hindi mo pupunahin mo ba yun pag may mali? Well, depende. Sa umpisa, punahin mo na agad. Yan ang aking standard eh. Kaya kung pwede naman may mga maliit na doktrina naman na pwedeng palimpasin ba, di ba? Pero at least, hindi ka nagkulang na pag ikaw na yung nag-initiate, ano ang paniniwala mo sa end times? Ay napaka ano ngayon yan eh. Relevant, di ba? At sabi nga sa inyo, lahat ng katotohanan, meron niyang connection sa bawat isa. Ganun yun. Kaya ang usapin niya, puro mga Hudyo na naman, di ba? Amaya, mapasok sila dito. So, pag naniwala tayo, for example, sa isang maling doktrina, tapos tinolerate natin sa mga kaibigan natin, at mas tinaas natin yung pagkakaibigan natin, bakit di mo sinasabi sa kanya? Kasi kaibigan ko siya, pa? Baka masira yung pagkakaibigan. Okay, ano pa? Bakit ka ba bumibitaw? Sa isang illustration na, mag-ano ba kayo? Pull-ups? Merong mga contest na ganyan, di ba? Actually, hindi ka mag-pull-up eh. Hawa ka lang. Sana pala mayroon tayong gano'n. No? Hawa ka lang. Makakatagal ka ba ng 5 minuto dyan? Depende sa'yo. Yung iba, kahit 1 minuto lang, hindi. Kasi hinahawakan mo yung sinusuporta mo yung weight mo eh. Kung hindi ka naman sanay. So, magandang illustration yun, no? Bakit ka bumibitaw? Kasi pagod ka na eh. So, ngayon, spiritual, o dapat malakas ka talaga, no? So, paano, ano ba yung nakakapagod, ano yung pumapagod sa atin sa ministry? Yan, katulad yan, may kaibigan kayo, niyayaya ka. Nung una, ayaw mo. Pero araw-araw, tapos inuuto ka pa, mabibigyan kita ng pabol, pagbigyan mo din ako, di ba? Mga ganun. Ay, naiyayaya ka uminom. Uminom tayo. Hindi, ayaw ko niyan. Hindi ako uminom. Sige, okay lang. Next time na lang. Ikaw na may humingi ng pabor. O di pinagbigyan ko. O next time, magbigyan mo rin ako, ha? So, bumibigay yung iba sa ganyan. Okay? So, kaya sinasabi dito, sa lahat ng huwag mong bibitawan, yung salita ng Diyos. Amen. At even mga Baptist ngayon, talagang maniwala ka sa hindi. Misa na, kahilo na. Paano nangyari na dati King James? Ngayon, hindi na. Eh, wala, parang nang hina na, hindi na inaral, hindi na depensa, hindi inaral kung bakit dapat depensahan. Okay, pareho ba yung, kailan lang, may nabasa ako na naman. Yun ang mga Baptist yun, ha, sabi niya. E, ba't puro kayo King James? Paano yung before King James? Ano yun? Ano yung Bible? Oh? Wala ng Bible. E, paano yung mga hindi marunong mag-English? Kaya nga sinasabi natin, pre-provide lang ng Diyos sa panahon natin yung perfect translation. Hindi ibig sabihin lahat ng tao meron nun. Hindi, ibig sabihin lang, ngayon, masalamat nga, ang English ay
naiintindihan na halos sa lahat ng bansa. Di ka lang kailangan mag... Kung ayaw mo lang talaga, di ayaw mo, di mag-translate ka sa language mo. Meron. At yung iba naman talaga nagtatranslate. Pero, sa panahon ngayon, yung King James ang talaga nakikita nating... Talagang chinaga kasi nila yan eh. Okay, magtinig na may story. Okay, so balik tayo sa thought na yun, no? Bibitaw ka ba doon? Ano pa yung klase ng pagbitaw bukod doon? Nga, dating na iniwala ka, for example, isa-isa ko na yung mga, ano, katulad doon sa mga babae, yung palda. Dati, common yan. Sabi nga rin, sa US daw pala, bawal eh. May time na bawal magpantalo ng babae, alam niyo ba yun? May time na ganun. Bakit? Well, paano kung malalami yung lalaki sa babae? Tsaka yung mga bakla nga, pinapatay dati. Oh. So, kailangan malinaw yan sa Diyos. Importante sa kanya na alam mo yung lalaki at babae. Okay? So, yan. So, kahit ngayon, mga Baptist ngayon, pag ibig sabihin, humihina na yung tanga nila, dati puro Bibles, humihina, okay naman palang ano eh, marami ng Baptist din, iniwala na ganyan. Humihina. So, ganun din kayo. Again, personal yan, tsaka corporate sa church. So, obviously, yung pastor ang maumuna dyan. Kaya nga sinasabi dito, ano to eh? Requirement ng pastor eh. Pag nakita yung pastor, masyadong liberal na agad, kung ano yung uso, kung ano yung convenient, sinasabi dito, wag, bawal yan, hindi yan pwede mong pastor. Dapat ganun. Pero di ako, depende nga sa congregation. Ano na rin, pag may congregation tayong ganito, salamat pag yung nag-umpisa, maayos. Pag yung mamatay na yung dati, sinong papalit? Depende yan sa pipiliin ng tao. Eh, sinong pipiliin ng tao? Anong klaseng tao sila? Anong klaseng Kristiyano sila? Yun, yun. Kaya nakikita nyo ba yan? Importante yung conservative ka sa salita ng Diyos. Kasi sabi niya, as he had been taught. So obviously, hindi yung bagong bagay. Kung ano yung tinuro sa'yo, na tradisyon na natin, mga baptisyon na yun. Tsaka sinabi sa Bible, malinaw. Okay? Ngayon, even yung Bible, babaguhin mo. Ano pang natira? Kung pwedeng baguhin yung Bible, ano yung hindi pwedeng baguhin? Anong pwedeng hindi baguhin? Kung nabago nga yung Bible. Nag-i-explore na. Anong hindi mo pwedeng baguhin kung binago na yung Bible? Wala. Wala na. Kasi binago mo na yung hindi mo dapat baguhin eh. Diyan nga tayo nakabatay eh. Kaya yung parang batas, di ba? Kaso nga, batas ng tao, bumaw nagbabago. Depende sa mga mambabatas. At yun, di mo bobotohan yan. Yung tagal na yan eh. Hindi nyo ba yun? So, yun yun. Kaya dapat, kung ano yung nakasulat dito, doon ka lang manangan. Yun ang sinasabi dito. That he may be able to, by sound doctrine, both to exhort and convince against it. Ganito yan. Hindi mawawala yung mga kukontra. Ang tanong, paano mo sila kukonvince? Ayun, ang mga bata, may mga bata matalino kasi, bata pa, walang alam na, di ba? Walang experience, hindi pa siya naturuan. Magaling lang mag salita ng salita. Eh, may mga style kasi yan eh. Alam niyo yung kahit yan, mga bata pa kayo, kahit pagtatandaan nyo, may mga style na kahit hindi totoo ang tangan mo, magbitaw ka lang ng mga salitang ano, iba malilito na, yung iba ma-intimidate na. For example, may, si Yesha, magaling mag-English. Ako, hindi masyado. Kasi in-English ako ganyan. Ay, siguro nga tama ka. May mga ganun, nangyayari yun. Maraming pagkakataon. Kaya, eh paano nga? Paano? Kung di mo alam yung Bible, paano mo sila i-convince? Ikaw, mau-convince sila. Kaya sabi niya, dapat alam na alam mo hanggat maaari. And then, tatangan ka dun. Hindi yung ikaw yung bibitaw pag nahirapan ka na. At pinagtulungan ka na. Oh, ganun ba? Kunwari, maganda yung asawa. Mga may asawa na kayo lahat. Yung mga binata, dalaga dito. Eh, may yung mga, kunwari, yung mga anak nyo, naging bakla, for example lang, dapat hindi ah. Kunwari lang. Naging karnal na tayo. Di, botohan na ngayon. Eh, basta eh, yung anak mo, bakla. Eh, di ba natin tatanggapin yan? Kung mahina-hina ka, anong gagawin mo? O sige na nga, huwag natin pag-usapan. Huwag lang masyadong ano, obvious. Pag sabihin,
Pag ano na yun, okay, hindi ka na kasi, hindi mo tinayuan yung, totoo, nabanggit ko kanina yung paldaring kanina, di ba? Simpleng bagay lang yan, pero ganun ang epekto niya, may epekto yan, nakikita nung, eh bakit si nanay nakapantalong, unwari, sa linggo lang nakapalda, ano yung parang pakita tao yun. Ang tinuturo nga dito, hindi dapat yun sa babae. O, paano yan? Di ba? Kasi basta, huwag natin pag-usapan yan. O, wala. Dating yung panahon sa church, hindi na yung katotohanan. Yung katotohanan sa salita ng Diyos, hindi na katotohanan sa tao. Nakikita nyo ba yun? Kaya, ang tindi nito eh. Kaya, nag-uumpisa pa lang dahil yung pasto, dapat dito siya nakatahan. Hindi lang sa salita. Pinapractice na yun. Okay. Ito na yung dahilan. Pastor, masyado namang ano si Timothy, si Paul eh. Okay lang yan, napag-usapan yan. Yung big deal yan eh. Yung problema, may mga kalaban. Kaya nabagin si sa inyo, mga bakla natin, pinapatayan, yung mga babae. Hindi. Paano nangyari ngayon na iba yung mundo? May mga kalaban, even ang time nila. At sabihin ko sa inyo, mga Hudyo yun. Okay? Pero hindi lang basta mga Hudyo, yung mga na-influensya, hindi nila, tingnan nyo ha. For many, dahil nga, marami ng, pag sinabing unruly, walang batas-batas dyan. Loko-loko yan, tigas ng ulo niyan. Sino itong mga to? Yung iba dyan, Kristiyano, iba hindi. Okay? Pero may mga matigas daw ulo, vain talkers, mga madaldal at walang kakwenta-kwenta sinasabi. Pero, nanluloko. Especially day of the circumcision. So yun yan, mga Hudyo po yan. So pero mamaya, may mga makikita na parang mga Kristiyanong Hudyo, either na Judaized, hindi kunwaring Kristiyano lang, or na-influensya ng mga Hudyo. Ganun yan. Okay? Kaya sabi dito, ano daw dapat gawin sa kanila? Pag talagang binandang yung kaninang ano, gainsayer, yan ang term dyan eh. Ibig sabihin, kinokontra yung totoo. At tulad na nga lang, example ko na lang din, yung palda. Simpleng-simple, di ba? Babae, palda, lalaki, pantalon. Walang mix, okay? Babae, mahaba buhok. Lalaki, maikli buhok. O yun na, amen, amen. Ay, sandali, pastor, hindi na yung uso ngayon. Di ba? O, ano yan? Hindi ka marunong. Kaya sabi dito, whose mouth must be stopped. Ngayon, hindi ko nang bubusalan yung tibigan. Alam nyo naman di tayo ano dito eh. Eh, paano mo nga gagawin yung pastor ka? So, hindi pilitan, pero dapat ganun ka-wise, di ba? Wise, and then, sabi nga, political will, ano nila. Pero sabihin, alam mo yun, importante yun, ano mo, sulong mo. Hindi yung pag nga medyo na ano ka na, eh, huwag na pag-usapan. Pag-usapan na natin giving. Di ba? Kasi baka ma-open pa yan, di pa magbigay. Di. Yung sabi dito eh. Nakikita niyo yung bigat pag pastor ka? Eh, paano pag-asawa mo pa? Eh, matindi. Anak mo pa. Eh, sabi dito, ano yung gano'ng katindi to? Itong mga Judaizer na tawagin natin ha. Si mga either Hudyo yan or Judaizer, kunwari Kristiyano na nakakiling pa sa Hudyo, or talaga, kunwari lang, parang Judas. Kasi later, sabihin dyan, reprobate eh. Anyway. Anong ginagawa nila? Subvert whole houses. Anong sabihin subvert? Pag sinabi subvert, parang binabaliktad, tinatalo, or dinadala, tinatangay, pakabila. Ano yung sabihin nun? Ganun sa mga churches. For example dito, ilan ang pamilya natin dito? May Sanyo, Roble, Mapina, Sambo. May nag-iisa lang na ano. Ano ka? Kabako. Kunwari, may asawa na si Bad. So, pamilya yan eh. Ngayon, ganito ang gagawin ng mga loko-loko. So, alam nyo, may mga magkakamag-anak. Ano yun? Siyempre, may mga ties yan, di ba? So, sa halip na hindi siya kontento na isa-isa lang eh, tatangay yung buong pamilya. Hindi yung saklap nun, di ba? Unless magaling nga yung pastor, talagang nataniman lahat. Kaya minsan sinasabi ko sa'yo, pag yung kamag-anak mo, nag-backslide na, anong gagawin mo? Di ba? Nasa iya, kasi hindi ka na yung nabata eh. Alam mo yung tama. Kaya itong ginagawa daw nito mga to, ano? Ganun. Si Pastor, may kinakwento mga ganyan. Kaya alam ko rin to, kahit paano. Kinakwento niya kasi. So, ganun. Okay? Tsaka bakit daw? Bakit? Filthy lucre. So, nabanggit ko na kanina. Ulitin na lang natin. Pera-pera minsan.
Salamat nga, inaaral natin ito, wala po tayo siya masyadong pera. Pero darating yan, kunwari itong mga to, mga professional na lahat, kunwari lang, pangarap ko yun ha. Ito, kumikita ng, kano gusto mo? 100,000, 200,000, 1 million, aman. Ganyan minsan tinginan dyan, kaya nga sabi nga si Abante, mayroon daw siya, Millionaire's Club, o dito kayo ha. Sabi, yung ibang tao nakatingin dito, di ba? Spiritual na spiritual ka nung umuari. So, ganun yun. Kaya, yung sinabi dyan, eh, for filthy lovers, like, yun ang ginagawa nila. Ang tingin nila sa tao, pera. Ganun ang tingin nila. So, yan. So, ito yung medyo, ano ha, medyo remote, pero basahin natin. One of themselves. So, ito pa, again, yung Christians. Kasi nga, iniwan si Titus sa Crete. So, may mga mananampalataya doon. So, syempre, may mga paniniwalang dati yan eh. Sabi dito, one of themselves, even a prophet of their own. Ibig sabihin, yung mga Christians na yon kilala, may ugali yung sabihin dito. Sabi dyan, no? Yung isang propeta nila, sinabihan, yung mga Christian daw, yung mga taga, sige, sabi natin yung mga Pilipino, mga sinungaling yan, tsaka evil beast. Intindi, no? Evil beast, animal ka na, masama ka pa. Tapos slow belly, ano yung slow belly? Tingnan nga natin. Pero ang alam ko dyan, yung ano, parang makamundo rin. Hindi, may ibig sabihin ng iba. Come on, I believe. Slow belly. Wala, oh. Ay, hindi. Hindi kilala, oh. Kasi, ano po yan, mga reference yan, eh. Pang-idiom yan, eh. So, pero pag tinignan mo yung slow belly, ano yung naisip mo doon? Ha? Pera. Mukhang pera, mukhang karnal, di ba? Gusto puro kain, nabanggit lang di, sa ibang lugar yun eh, yung whose God is their belly, naalala niyo yan? Sa inyo sinabi? Timothy yata yun, 2 Timothy. Ano kinala, ano ba yung ano, belly? Masama ba yung belly? Depende. Yan, Philippians. Sabi dyan, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. So, mga makamundo. Okay? So, yun, yung propeta nila nagsabi sa kanya, sabihin, totoo yun. Kaya sabi sa 13, this witness is true. So, ano sinasabi ngayon kay Titus? Yung mga local carnal pa, isa, mag-ingat ka. Ini-inform lang ni Paul si Titus anong klase, 'di ba? Ano yung mga saan kilala yung mga Ilocano daw. Oh, wala akong alam diyan, naririnig ko lang lagi ano daw. Koripot daw, sabi ng iba, hindi naman. Eh depende nga, pero minsan may mga ganun 'di ba, usos. Yung kaugalian sa mga, ano yung usos sa mga ano pa bang ano diyan? Bisaya, sige nga. Maingay. Kawaray, ano? Ha? Matatapang. Yan. Yung sabi may ganun eh. Yung mga Christian daw, yan, mga sinungaling, mga karnal. So kaya tayo, ganun nga, ganun talaga nag-mission ka sa lugar na yan. Dapat kilala mo, alam mo yan, lugar mo. Kasi sinasabi ni Paul, ito yung mga Christian, yung mga nagsabi sa kanya, propeta mismo nila. Yung sabihin, totoo yun. Kaya ngayon, sinasabi niya, hindi sinabi niya na dito, pero ito na yung sinabi sa kanya, no? Wherefore rebuke them sharply. So, alam niya, hindi yan madali. So, anong gagawin yung pag mga member mo naligtas, pero ganyan? Hindi agad mawala naman yun, di ba? So, yung kaya sinasabi niya dito, pagalitan mo. Sharply, ibig sabihin, huwag mo nang parang, huwag lang yung sinungaling. Ay, bad yan. Ay, sinabihan mo, bad yan. Hindi, magbigay ka ng instruction talaga masama pala yun. Amen. Ganon. Diba kung alam nyo yung ginagawa natin dito, talagang lahat ng
way para ma-describe natin niya. Pag pinakinggan niyo, masarap tanggapin, di ba? Madali, maintindihan. Hindi lagi masarap, pero at least naintindihan niyo yung sinasabi. So, yun yung inaano kay Titus na magaling ka mag-preach. Amen? Amen. Bakit masarap magaling ito para magsialisa na? Hindi. Papaybasa niyo, that day? Okay, yung sound na yan, nagamit na natin sa isang preaching. Sinabi na rin yan kanina dito, no? By sound doctrine. So, sila ituturuan mo hindi sa pambobola, hindi sa pang-intimidate, hindi sa pi-please mo sila. O, tayo lahat ay anak ng Diyos. Eh, mga tagasan na tayo ba na ba? Mga galing talaga. Ah, ganun daw wala kami. Hindi ganun. Paano sila matututo? Sabihin mo yung tamang doktrina at kung paano mo dapat sabihin. Maintindihan nila. Ganun din naman yung sound in the faith. Minsan kailangan pagalitan pag talagang kailangan. So ang resulta noon, magiging sound in the faith sila. So nakikita niyo. So again, hindi lahat pare-parehong pag-deal sa mga tao, pero may mga pagkakapare-pareho din. So kaya huwag mo sabihin pag andiyan ka, ay pastor, hindi naman effective yung preaching mo sa akin eh. Edi saka na, may dealing ako sa yung iba. Okay? Bilis natin ah. Ito na, yung kalaban. So, bakit daw sila umaalis sa faith, no? Ano yung mga paraan ng demonyo? Actually, pasok na pasok sa atin ito ngayon, no? Ano yung nagpapadistract sa'yo sa pananampalataya? Ano yung kaya isa-isa kayo? Di, wag na. Alam na natin, di ba? Ano yung mga distraction? Alam nyo, dapat mag-church ka, mag-Bible ka, mag-aral, mag-kabisado, kantahin mo yung mga langit na kanta. Ano yung nag-aano sa'yo? Ano yung ginagamit ng kalaban? Dami, di ba? Ano ba? Tradition. Paano nagkaroon ng tradition? Ha? Kwento-kwento. Inaano nila yan, ang tawag dito. Sila mismo ang gumagawa niyan, di ba? So again, may magandang tradition. Kaya isa sa mga sabi nga isang pastor, gumawa tayo sa pamilya, sa church ng magandang tradition. For example, ano magandang tradisyon? Soul winning, kumain na sabay-sabay, di ba? Hindi wala sa Bible yun, pero maganda, pamilya kayo, sabay-sabay. Kakamustahan, kakakita mo yung kapatid mo, sabay-sabay kayo. Plus, madali din sa magliligpit, di ba? Kasi mag, hindi kayo sabay-sabay, di. So yung magandang tradisyon. So, pero yung iba, ito kahit wala sa Bible, sila yung gumagawa ng tradisyon. Katulad yung Pasko naman, di ba? Sinong gumawa niyan? Katolik yan, gumawa niyan. Kaya nga, kung convinced na kayo, hindi, nasa inyo naman yan. Ako, yun ang nakikita ko ngayon, yung mga marami akong friends na kadoktrina natin sa madaming bagay. Pero sa Pasko, hindi nila ma-shake. Ibig sabihin, ang sarap yan eh. Eh, sabi pa naman, hindi ko rin naman siguradong hindi December 25, sigurado ka ba? Wala sa Bible eh. Ang sabi ko lang, sigurado ako hindi December, January yun. Kasi malamig yun eh. Tapos yung mga sabi sa Bible, sa Luke, di ba? Yung mga shepherd, nasa labas pa, gabi na. So, paano December, January? Hindi pwede yun. No? At least alam ko yun. So, pero ano pa siya sabi? Anyway, doon tayo, balik tayo sa mga tradisyon na ginawa. Paano nila ginawa yun? Na may parol, ching-ching, mayroong ano. Diba? Kasi halo ng maganda at masama yan eh. So yung Christmas nga, ang ganda sana nung sineserebrate yung birthday Jesus. Maganda. Bakit? Ang tanong, paano na nga nakuha yung 25? Walang makakapagtanggi niyan. Talagang tiniming ng Catholic yan. Nakalagay yun sa ano nila eh. Kaya nga Christmas yan eh. Yung iba naman, nagpapauso mo yung Christ daw, yung mass daw, Messiah. Mass yun eh, as in Catholic mass. Walang duda doon. At bakit December 25, yung Yuletide season yan po yan, tumiming po yan dyan. Ngayon, again, di ko sinasabi, huwag mo na, may nag-Christmas, huwag mo sabihin, oy, sa demonyo yan. Kasi may mga bagay kasi hindi mo madadala ng ganun-ganun eh. So, ano lang, hayaan mo sila yung maging curious. Okay? So, banat-banata mo lang, December 25 ba talaga? Hindi, kahit ano naman eh. Diba? Ano pa yung mga tradisyon, mga fables yung sabi? Alam niyo yung Jewish, especially, yung dami niyang fables. Okay, nabanggit ko na nga sa inyo last time yung ano, diba?
kesa kalaban daw nila yung mga Arabs, tapos biglang wala na, talo na tayo. Bigla daw kesa nagkaw na sandstorm at hindi nila alam bakit yung mga kalaban daw hindi tumatama sa kanila. Yung missile, alam mo, may mali lang ba? Fable pa kayo dyan. Kwento. Saka, marami sa mga Israel di naman iniwala sa Bible. Bakit pagdating politically, ginagamit nila yung Bible? Kasi alam nila yung mga Kristiyan, yun ang kinukuha nilang support. Pag binanggit nila yung Bible, yung mga Kristiyano, ay, Bible daw. Paniwala na agad. Ano pa? Sorry, medyo ano to ha? May current event kasi. Ano pa? Bakit? Anong gusto mo? Yung katotohanan o fable? Ikaw, Ezzy. Ikaw, Bud. Sinong gusto ng fable dito? Siyempre, hindi amin, di ba? Mga bata, di ba? Tsaka yung fable kasi, yun nga, ibig sabihin, hindi itatouch yung mga inconvenient truths na tinatawag. Alam niyo ba yan? Ibig sabihin, kahit yung mga pastor, ganun, ginagawa, iniiwasan yung topic na alam nila, yung mga umaten, ay ayaw. Huwag na pag-uusapan yan. Eh, paano tayo malalaman yung totoo? Huwag na yan tayo pag-uusapan. Hindi, huwag na pag-uusapan. Parang, diba? Ngayon, kung talagang hindi na importante, kaso importante ito eh. At ang sinabi dito, parang sinasabi niya dito, ang ginamit mismo ng mga Hudyo, mga fables. Okay? Kaya yung iba daw, kasi ganito ha, binabaligtad ko lang, ang dapat maging sound in the faith, not giving heed, hindi nakikinig sa mga Jewish fable. Yung sabihin, ginagamita sila ng mga fable. Tapos yung iba, nakikinig doon. Kaya magsama, mag-ingat ka dyan, huwag kang makikinig dyan. So ginagamit talaga yung commandments of men. Ganda yan, madalas yung sinasabi sa mga, ano, di ba, commandments of men. Masama ba yung commandments? Depende. Ay, natusan kayo anak ko magtimpla ng ano, commandments of men yan, ha? Oo. Hindi ko sinabing commandments ng Diyos. Yung problema sa iba, eh. Ito sinabi ng Diyos, pero hindi pala. Tao lang yung nagsabi nun. Okay? So, yun ang pag-iingatan natin. Kasi, ang Diyos, gusto niya, siya lang yung Diyos. At sinusunod natin. Sa ganung level. Pag may nagsabi na dyan, ito yung sinabi ng Diyos, kahit hindi, mag-iingat kayo dun. That turn from the truth. Ano yung pag-turn? Lumiko. Katotohanan dito, lumiko na. So obviously, nung umpisa, sumusunod din. Okay? Nakikinig pa ba? Obserbahan nyo po kahit mga Baptist, mga Catholic. Alam yung pag pinakinggan mo yung Catholic magsalita minsan pag hindi ka aral pa? Ang dami rin totoong sinasabi. Kaya minsan mag-iisip ka rin. Basta ba't mo natin pansinin yung mali? pwede ba yun? Pwede mong piliin yun, pero hindi tama. Kasi di pinasunod ka na pala sa, di puro praise the Lord mamaya, si Maria na pala sinasamba. Nag-turn. Amen, ganun din yung mga kahit yung mabaptist, di ba? Manampalataya sa Panginoon. At, dinagdagan. Hindi na pareho yun pag dinagdagan na. Kaya mag-ingat, okay? Tuloy ko na lang. Basta again, nasa ano tayo, mga, ano to, mga, pinaka-context dito yung dapat gawin ng pastor yung pag-iingatan niya. So specifically, si Titus, winarningan siya ng mga ni Paul sa mga circumcision, mga Hudyo or Judaizer. Kaya ganun din, mag-iingat din tayo. Ngayon, ito na, sa second to the last. Bakit niya binanggit ito, pinasok niya bigla? Unto the pure, all things are pure. Sa puro daw, lahat ng bagay puro. Anong sabihin nun? Kabalik na rin nun, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure. Pag ikaw daw yung dinanampalataya at ikaw yung defiled, na dumihan ka na. Okay, spiritual pinag-uusapan dito. May mga klase pala ng tao na pure at may mga klase ng tao madumi. Especially, hindi nananampalataya. So ito, specific na sa mga Hudyo. At saka sa mga, alam mo na, naluloko nila. Pag sinasabi ngayon ni Paul dito, ito wala nang pag-asa to. Kaya mag-iingat kayo, tingnan nyo yung mga pure dyan. Okay? Pag ilalaw, pag ikaw yung pastor eh, ikaw talagang lahat yan, sa'yo yan. Paano mo malalaman? Eh, alamin mo. Para kang, ano, investigador dyan, tinitingnan mo lang, alam mo na. Hindi madali yun. Kasi sabi niya dyan, may mga tao dyan, pure, okay yan. Okay?
Kahit may sinabing mali yan, minsan, baka lang sinabi lang niya yan dahil naloko siya. Yan yung sabi dito. So, sabihin mo sa kanya mali yun, makikita mo, susunod yan. Pero may mga taong, hindi na lang pala tayo katulingan ng mga Hudyo, na kunwari lang. Alam niyo, may mga Hudyo, no, parang lumakas yung Christianity. Yung iba dyan, sumunod-sunod na lang. Okay? Pero hindi talaga iniwala. Pero nakikita mo, nag-church, nag-Bible. Tataka ka, bakit di ka naniniwala sa ganitong bagay? Kahit anong paliwanag mo. Bakit kaya? Kasi sabi dyan, kasi walang pure dyan. Hindi nananampalataya, hindi yan totoo. Okay? Kaya ito, medyo ano rin sa Timothy ito, di ba? But even their mind and conscience is defiled. Malalim po yan pag sinabing konsensya. Dapat yan, hindi yan naloloko, di ba? Yun ang nagsasabi sa'yo ng tunay at totoo. Nasa loob mo yon. Alam mo ang tama't sa mali. Yung utang mo, ganun din, pag nag-logic yan eh. So, hindi yan dapat maluloko. Parang ganun sinasabi niya. Pero pag nadumihan na yun, paano na? Sino dito may mancha ng namanchaan yung damit nyo? Lahat naman tayo, di ba? May mga mancha na hindi na natatanggal. So, spiritually, ayun na yung mga, amay, sabihin dyan, reprobate. Wala na. Kahit kausapin mo, hindi mag-gets yung purong salita ng Diyos. Anong example? Yan, sa mga bakla na naman, obvious na obvious na yun, di ba? Ba't di niya makakuha yun? Ba't di niya makuha yun? Wala, siya rin pala, nasa puso niya na okay lang to eh. At kahit ano sabihin mo dyan, dito na ako. Kung may konsensya pa, sunusunod pa ba niya konsensya niya pag gano'n ang magdahilan? Hindi na, di ba? So, kaya huwag ka magtaka. Ganun ang inaano ni Paul dito kay Titus. Kasi nga, pastor to eh. Mahihirapan to pag hindi niya naintindihan to. Kasi sinasabi niya, mayroong mga pure, may hindi. May reprobate. Kaya sabi dito, they profess. Pag sinabing profess, sinasabi. Masama ba sinasabi? Depende sa sinasabi mo at kung totoo nga. Kasi iba nagsisinungaling, ako ay nananampalataya sa Panginoon. Eh. Praise the Lord. Kasi minsan ba sabi lang? O paano yun? Mag-ingat, parang Judas, di ba? Ingatan mo yung mga tao na hindi mo agad bibigay lahat ng tiwala mo dyan. Amen? Kahit umatid pa ng church na nagpabaptize pa yung isang tao na umatid, dapat ano ka, lalo pastor, discerning, tsaka perceptive, yan. Iniintindi mo bakit ganun. They profess that they know God. Ano sabihin nun? Hindi nila kilala ang Diyos. Sinasabi lang nila. But in works, they deny Him. Iba yung ginagawa nila, iba yung sinasabi nila. Kaya niyo? So, being abominable, oh, yan na. Kasama nila yan. Eh, bakit abominable? Kasi, kunwari, mapagkunwari. And then, of course, yun na, ang tingin ng Diyos sa kanila, abominable. At tayo rin. And disobedient. Ngayon, lalatalas na tayo. Siguro, wala naman tayo laging obedient. Pero, yung disobedient na tinutukoy dito, yung talagang, yung dapat mong sundin at paniwalaan, hindi mo pinapaniwalaan, hindi mo sinusunod. Yun yung sabi dyan. Okay? And every good work reprobate. So, alam nyo yung reprobate, di ba? Ano yung reprobate? Rejected. So, lahat daw ng mabuting gawa, rejected sila. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng gawing soul winner. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng gawing kahit tagalinis lang, baka dumihan or something. Hindi mo pwedeng, wala eh. So, sinasabi lang ni Paul dito, again, pag sinummarize mo to, ano, mag-ingat ka, pastor ka, di ba? So, ngayon, pastor, hindi naman ako pastor eh. Tulungan mo na lang yung pastor. Di ba? At kung ikaw naman yung member, huwag ka reprobate. hindi ka talaga ang reprobate ka, wala na. Pero mag-ingat ka, lumalis ka na lang. Ano yung sabi ko? Medyo lumalim tayo, no? Ganun talaga eh. Pastor to sa pastor eh. Ganun ang usapan nito eh. Kaya hindi madali. So ano bang gusto kong bigyan pa ng ano dito? May question ba? So, balikan natin yung mga Hudyo. Yan, talaga, pagdating sa mga Hudyo, ano yan? Maniwala kayo, walang simpleng bagay dyan. Kaya nga, iba tanong ng tanong, bakit? Puro gera sa Middle East. Ano, hindi ba sila nag-usap na lang doon, ha? Maghati, and then tapos na.
Kahit yung mga ano, talagang yun ang tanong eh. Nag-trending nga yun lagi pag may gera dun eh. Parang kumikita na nga ata sila dun eh. Yun at yun eh. Yung mga nagbablog yun, kumikita yun. Kasi talagang pag may nag-search dyan, mayroon ka lang magandang title dyan, papakinggan ka nun, may view ka nun. Gusto ko nga sanang gumawa eh, ng video. Kasi hindi naman tayo nag-monetize. So yeah, walang simple dyan. Kaya sana walang, I stand with Israel. Magtanong muna kayo. So hindi ko rin sinabing I stand with Palestine. Yung iba naman, sumobra naman. Iba, I stand with Palestine. Kita ko sila ngayon nagpasimuno eh. Mga violente rin yun. Hindi rin tayo dun boto. Pero iniintindi natin bakit sila gano'n. Kasi nga, ino-oppress sila ng tuloy-tuloy. Naiintindihan ko bakit sila nagpapakamatay. Kasi pag tinignan mo sa Israel, yun nga, para silang, ano nun eh, para silang kinulong na manok. Hindi lang manok, baboy. So sinasabi na may party sila, pero actually wala na. Ganun nangyayari din dun. Kaya syempre, magkukwentuhan yun. Bakit tayo ino-oppress ng Israel? Kukwento na naman yun, lolo, lolo sa lolo. Ganyan talaga yung mga yan. Kaya dapat patayin natin yan. Hindi matatapos yung gera dun. Kasi pare-pareho silang hindi nakakilala sa Panginoon. Amen? So tayo, huwag tayong makisaw-saw. Ngayon, kung talagang sa atin tumulong, alamin muna natin dapat natin gawin. Hindi, again, sinasabi ko, hindi ganun kasimple. So ang ako personally, nakikita ko dyan, yan, soul winning tayo dito sa atin. Mas maraming maligtas, mas maraming pwersa, mas maraming magagawa. Ganun po yan. Iba kasi gusto, isang ganunan lang. Nainiwala naman yung iba. Amen? Ang title natin? Holding Fast the Faithful Word. So, ganito yan. Pag nangihina na kayo, kapit lang. Amen? Amen. Hindi ko maintindihan, Pastor. Ano ba sinabing malinaw? Ano yung malinaw na sinabi? Doon yun ang hindi, sinasabi ni professor ganyan eh. Ni scholar ganyan. Ganyan daw. Hindi raw totoo yan eh. Sino man yan. Doon ka lang manghawak. Ngayon, hindi mo kailangan maintindihan lahat agad-agad, isang araw. Pero yung malinaw, sinabing holding fast, tumangan ka lang doon. Amen? Amen. Ano pa tayong oras eh? So yun lang. So again, ayan po yung ayun, bago makalimutan, pasto, wala nang kinalaman sa akin, hindi mo magpapasto, babae ako eh. Kasi magkakaroon ka na. Diba? Mga may anak ka, ama, si Richie. Paano papalakihin yan? Kaya inaaral natin. Amen. Nangarap ka bang magpasto si Richie? Kunwari lang. Depende. O, kasi di mo malalaman, diba? Pero yun nga, erase natin na mataas yung ating standard sa pamilya, sa ating malang sinong mag-rise up dyan, yun na yun. Amen? So tayo din mismo, tayo ay manangan salita ng Diyos. Kasi maraming kalaban. Hindi ka pwede magpa-relax-relax. Meron kaming kilalang ganun, pa-relax-relax. Naglilingkod naman siya, kasi yung anak niya, hindi niya dinadala. Siguro, hindi niya kaya. Meron kilalang ganun. Hindi ko sabihin, pero doon, sa dahil niya. Active siya. Kasi tumutulong nga siya iba eh. Tulungan nga rin kami nun. Kasi yung anak niya, hindi niya madala. Eh, bandang uli, yun. Naglakihan na, ano na. Ang nakadala, mga, ano na, kulto na. O, kasi hindi mo, ano eh, hindi ka nag-hold fast to the faithful word. Parang mahina ka bilang magulang. Hinayaan mo silang gawin yung gusto nila. Eh, yung mga formative years ng mga bata, yan yung ayon time na dapat natin silang turuan. Pag hindi mo sila dinadala sa church, parang mahina. Ibig sabihin, hindi ka sigurado sa ginagawa mo rin. Parang ganun. Masigurado tayo dito, dalhin natin dito. Amen. Kung may tanong, sagutin natin, aralin natin kung paano sagutin na tama. Diba? By sound doctrine, hindi pipilitin. Eh, basta hindi ko na talaga maano, magaling eh. Magaling magsalita. Aralin mo. Paglaban mo siya in that way. At kung talaga hindi mo kaya, di may humingi ka ng tulong. Hindi basta mag-give up ka na lang. Amen? Amen. Yun yun. So again, ha, para specialist sa mga pastor yan. Ako, di ako believe doon sa mga ayaw sa doktrina. Parang di ka na baptist nun.
Yan ang ano natin eh. Actually, yan ang ano ng Kristiyano talaga. Bible. Doctrine. Pag sinabi, ayaw ko ng doctrine, paano sinabi, ayaw mo ng Bible? Ayaw mo sa Diyos? Hindi, gusto ko sa Diyos, yung ibang bagay lang. Kasi darating nga yung panluloko, anong panangga mo dyan? Wala. Tigas ulo lang. Hindi pwede yun. Okay, kilala kong ganun eh. Ayaw makipag-usap ng doktrina. Baka kumbinsin, alam na nilang hindi sila tama. Ganun lang. Ngayon, kung alam mong hindi mo pa alam tama ka mali, aralin mo. Amen. Hindi nga ako pastor eh. Saan ba nanggagaling ang pastor? Diyan din sa inyo. Either maiging anak nyo, kaibigan nyo, eh dapat, basta mahina ako dyan eh. Magpalakas ka. Ano bang mahirap dito? Yung nga, mga terms. Maganda sa aking James nga, simpleng-simple. Ano hindi natin din dito? Gainsayer. Biligyan mo lang sa dictionary yan. Yung mga kumukontra. Ano natin? Sinabing gainsay, kontra. Yun lang yun eh. Medyo, ayan. To declare to be untrue or invalid, yung inontra, oppose, contradict. Contradict. Hindi, hindi ganyan yan. Ayan. Paano mo nga kukonvince? Kung yung may pag-asa pa, yung ibang wala ng pag-asa, wala na yan. Okay? 3 minutes. Hindi. Tapusin to. So, sana... Alright, let's pray. Lord, maraming salamat sa naaral namin, Panginoon. Again, di applicable sa lahat magpastor minsan, but pinakita yun sa inyong salita. Ibig sabihin, ito is something na dapat namin nalalaman din. So we pray na maayos ang aming pastor, Lord. Hindi maayos, kailangan maayos. Kayo pong umilos. Gamitin mo kami minsan, pwede kami magtanong, pwede kami influence. Yung magandang bagay. Ganun din po, Lord, sa nire-raise namin, mga inaakay namin, either mga anak namin, kaibigan. Sa church ay ganun po talaga. Dapat alam namin as a whole, yung doctrine na tama. And then, in our own way, especially pag di kayo pastor, in our own way, Panginoon, i-apply namin ito, Lord, at ituro sa iba. And then naman, mag-raise ka rin po ng mga pastor sa mga churches. Para lalo pong malumaganap ang tunay na gospel, Panginoon. Parte rin sa aming ministry, Panginoon, labanan ng maling doktrina. Of course, hindi kami bubulag-bulagan dyan, hindi kami maghihina-hina dyan dahil malinaw po sa inyong salita na isa talaga yan sa major task namin, Panginoon. So, mahalaga ng bawat isa. So, we pray also, Lord, sa mga upcoming activities, Panginoon, Thanksgiving, fellowship, year-end. Sa Linggo, Panginoon, maging ito'y productive, Lord, at blessing sa bawat isa. Masaya din po, Lord. Kayo'y maalala namin the end. Kayo'y pasalamatan namin sa taon na naman nagdaan. And the future, Panginoon, ito'y gamitin namin ang nautira namin buhay. Kalakasan, Panginoon, sa inyo lamang. And then, may soul winning, Panginoon, naman yan, next year seminars. Maraming pang gagawin, Panginoon, kayo lagi ang masunod. Again, holding fast to the faithful word lang bawat isa, Panginoon. Manangan kami, Panginoon. Tiwala sa inyo lagi. Kailangan po lang kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.